iyong mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo. At kami rin ang may magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lagi tayo maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang bantay sa inyo at pagbibigay sa atin sa Diyos tungkol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahahapis at hindi ito makababuti sa inyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpapatibay sa walang hanggang tipan. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihin nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at naaakyat ko sa tahimik na batisan.
binibigyan niya ako niyang bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako niya, binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na dangit iyo'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko'y langisan at pati ng kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tuloy na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ko'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang unang Sabado sa buwan ng Pebrero. First Saturday. At alam ho natin bilang mga anak din ni Maria, bilang mga deboto rin ni Maria, ang unang Sabado po, o kahit na Sabado, ay itinatalaga natin sa paggunitan natin sa ating mahal na inang Birheng Maria. Noon po sa aking dating assignment sa San Felipe sa Mandaluyong, kapag first Saturday, meron kaming tinatawag na Mass for the Sick. Tayo dito may healing mass.
pag First Thursday. Doon po sa amin, every first Saturday, Mass for the Sick. Naalala ko po, no? Meron akong parishioner. Sabi ko sa kanya, Sister, magsimba ka ng first Saturday kasi Mass for the Sick. Sabi niya, ah, Father, hindi ba healing Mass? Mass for the Sick. Sabi niya, oo nga, hindi healing Mass? Sabi ko, Mass for the Sick nga yun. Tapos sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Healing priest ka ba? Wow. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito, ng maniwala ito. Alam niyo mga kapatid, alam ng Diyos, kahit saan ka magsimba, huwag mong kalilimutan, every Mass is a healing Mass. Ang bawat Eucharistia, ang bawat pagdiriwang natin ng Misa, ay Misa ng pagpapagaling, ng paghilom. At alam ng Diyos kung ano ang dapat gamutin sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mong kagalingan. At sa ating ebanghelyo ngayon, isang kailangan natin na madalas nating makalimutan ay ang kagalingan hindi ng isang malubhang sakit, hindi ng isang mamahaling sakit. Alam nyo, isa sa mga sakit natin kuminsan ay ang sakit natin na hindi marunong magpahinga, na hindi marunong tumigil kahit sandali lang. Minsan sakit natin yon. Kahapon, First Friday, sunod-sunod ang schedule. Sabi sa akin sa sacristy nung isang sacristan, Father, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Para kasing nahihilo silang nakikita akong palat panaog. Hindi ka ba napapagod? Sabi ko, napapagod din ako. Kailan mo huling inamin sa sarili mo, sinabi sa sarili mo, na napapagod ka rin? Bilang magulang, minsan nagdadalawang isip tayong sabihin yan. Bilang breadwinner, bilang panganay, bilang isang taong inaasahan sa pamilya, bilang isang leader, kuminsan nagdadalawang isip tayong aminin, tanggapin at sabihin yan. Sabihin man natin pabiro, sabihin man natin hindi sigurado. Kaya sa ebanghelyo natin, isa sa mga tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad at sa mga tao, ang katotohanan, ang kahalagahan ng salitang magpahinga. Nang dumating ang mga alagad, pagkatapos nilang magpakain, magpagaling, anong sabi nila sa Panginoon? Lord, mission accomplished. Marami kaming napakain, naturuan, napagaling. Siguro ang akala nila, sasabihin ng Panginoon, ito ang susunod niyong gagawin. No. Ano ang sabi niya? Maghanap kayo ng isang ilang na lugar at pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon. Kasama ninyo ako. Magpapahinga tayo sandali. Yung aking mga youth, dati, binigyan nila ako ng t-shirt. Ang nakalagay, pahingi ng pahinga. Ilang kaya sa inyo dito ang gusto magkaroon ng t-shirt na yan? Dahil hindi nyo masabi, gusto nyo nalang ipakita. Pahingi ng pahinga. Mga kapatid, ngayong nagsisimula ang isang bagong buwan pa lang, tandaan natin ang itinuturo at pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Sa pagpatuloy ng misa natin, tandaan natin na bahagi ng ating paglilingkod at pagsunod sa Panginoon ay ang pagtanggap natin sa katotohanan na sa gitna ng ating paglilingkod, pwede tayong mapagod. Natural lang yon. Hindi kasalanan ang mapagod.
ang ipagdasal lang natin, huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Nawa, samahan tayo ng Panginoon, hindi lang sa bawat sandaling gumagawa tayo ng mabuti at tama. Bagkus, laging ipaalala ng Panginoon na kahit sa mahalaga at sandaling pagpapahinga, kasama pa rin natin siya. Hindi masamang mapagod, huwag lang tayong titigil sa paglilingkod. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban, tumawag tayo sa Panginoon at sabihin, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpahayag ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa pili ni Kristo, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamamagitan ni Maria, manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating iba pang personal na pangangailangan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng mga naglilingkod, alang-alang sa ating pamilya, ang ating mga lingkod sa simbahan, sa pamahalaan, ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga nakabilanggo, at ang mga kapatid nating labis na nakakaranas ng pagod, kalungkutan sa kanilang paglilingkod. Ama naming maawain, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa aming paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari ninyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa Pebrero 23 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang mga abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa Pebrero 22. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayoy iyong bigay, sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay ng aming pagpapasalamat sa inyong pagsisimba sa ating simbahan dito sa Quiapo, ay ang pasasalamat namin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, pinansyal, material na donasyon,
na siyang ating ibinibigay sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang inyo pong mga tulong ay nakakabawas sa hirap at pagod na hinaharap ng marami nating kapatid. Hinding-hindi makakalimutan ng Diyos ang inyong ginagawang pagtulong. Siya na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala para sa inyo. Ang pabaon ni Kristo, kilala ka ng Diyos nang tinawag at pinili kanyang maging deboto. Alam niya ang iyong kalakasan, alam din niya ang iyong kahinaan. Huwag kang matakot, hindi masamang mapagod. Huwag lang tayong titigil sa paglilingkod. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesús Nazareno.